Okay, so yun po mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Welcome po rito sa ating munting channel na Joshua Corpus Vlog. And record video lang po tayo ngayon dahil tayo po kailangan gumayak ng mas maaga bukas. Kailangan natin matulog ng mas maaga. Okay, by the way mga kababayan, update ko lang po kayo, lalong-lalo na yung mga kapatid po nating mga OFWs. Yan, yung mga nasa ibang bansa, siyempre. Mas priority natin sa mga information kasi wala pong television doon na tulad dito, may GMA tayo, meron tayong TV5, 'di ba? Na kumbaga, mga kababayan, may mga source of news or mga tawag nito, yung mga radio stations. Okay. Doon po sa abroad, social media ang pinaka number one source of ng balita po ninyo, mga kababayan. By the way, meron pong inspection po si Pbbm, si Pangulo, sa isang project niya na yung Clark Multi-Specialty Medical Center. Specialty guys, mga kababayan, specialty. So, ibig sabihin, meron pong parang napaka-specific, special na medical attention na kaya pong tugunan ng ospital na to, ng medical center na ito, mga kababayan. Ito po yung purpose nito. Okay, maalala natin, isa sa mga talagang nagpatayo po ng mga dekalibreng mga hospital dito sa Pilipinas, kaya nga medyo nung panahon niya naging sentro tayo sa kalusugan that time. Pinatayo niya, mga kababayan, under his administration, itong Philippine Heart Center, Philippine Lung Center, itong National Kidney Center, na ngayon, National Kidney Transplant Institute, mga kababayan, NKTI. Then, yung Philippine Children's Medical Center yata, kanya rin. Ang PGH, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, about sa Philippine General Hospital. Okay, kailan ba yung Philippine General Hospital? Para ano, hindi tayo mamisli dito. Philippine General Hospital, kailan ba itinayo yan? Okay, so 1907 ang Philippine General Hospital. Alisin natin yung Philippine General Hospital. Doon na tayo sa Heart Center, Lung Center, Kidney Center, tsaka yung Philippine Children's Hospital, mga kababayan. Philippine Children's Medical Center ba yan? Kailan to founded? During Apo Lakay ba to? Mga kababayan, nabanggit ko na. Mga kababayan. Okay. By the way, yung gusto natin pag-usapan is yung special needs, 'di ba? Mga kababayan. Ngayon si Pangulong Bongbong Marcos meron din po mga kababayan na project na kung saan specialized po ang mga pangangailangan medical. Ang pwedeng i-address po, parang ano to, heart center, parang lang, may lung center, kidney center, cancer center, tsaka children's hospital po, mga kababayan. Ito po yung mga specialization po sa facility na to. It could be a heart center, it could be a lung center, it could be a kidney center, cancer center, and children's hospital. Meron talaga siyang kayang i-address or meron talagang specialization, mga kababayan, na kaya niyang tugunan. Kasi kung ano natin, hindi lahat ng hospital kaya pong i-address kaagad. Diba? Sometimes, okay, anong problema nito? Dok, yung puso niya, ay, kulang tayo sa gamit dito. Uy, yung facility kasi natin, wala tayong ganto ganyan. Kailangan pa i-transport si pasyente, mga kababayan. Unlike dito, kasi before, until now, mga kababayan, hanggat hindi pa
tatapos yan, yung project na yan dyan sa Clark, mga kababayan ko, dito sila tumatakbo sa Quezon Ave, East Avenue. Oh, nandyan yan eh, mga kababayan. Magkakatabi lang yan. Oh. O sige, panoorin natin itong balita tungkol dyan sa activity na yan ni Pangulong Bongbong Marcos para aware po kayo at masasabi nyo na hindi ako nagsisinungaling dito. Alam nyo naman po yan, di ba? Okay, ito po mga kababayan. Ayan. The working president. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-iinspeksyon sa itatayong Clark Multi-Specialty Medical Center sa Pampanga. Ayan. Pang-world class ang pasilidad na lalagyan ng state-of-the-art equipment. May ulat. Okay, pang-world class yung pasilidad, mga kababayan. Nalalagyan ng mga state-of-the-art na mga equipment po. Okay. Nako. Pang-world class na pasilidad. Ano na naman sasabihin ng mga general buzzers or kontra sa gobyerno? Ano sasabihin? Sir Audrey, alam niyo ano sasabihin? Pang-world class din na corruption. O ganyan yung isipin ng mga yan. Pang-world class na pambubudol, pang-world class na pangangamkam, o yan na naman ang iisipin po nitong mga napakagagaling. Advance mag-isip. Kala mo may ambag sa Pilipinas. Si Alan Francisco. Sa unang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang taon, ipinangako niya sa taong bayan ang pagpapaunlad sa sektor ng kalusugan sa pamamagitan ng pagtayo ng mga specialty hospital. Ngayong araw, binigang katuparan ito ni Pangulong Marcos kasunod ng kanyang site inspection sa itatayong Clark Multi-Specialty Medical Center sa kahabaan ng Prince Balagtas Avenue sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Kasama niyang bumisita si House Speaker Martin Romualdez, PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco at iba pa. But that is the product of our relentless push for universal health care, and we will not stop until every Filipino can say they have good access to quality health care. Guys, access to quality health care po mga kababayan. Access to quality health care. Okay. Yan po ang target ng Marcos Jr. administration ngayon. Kanya-kanya po ng tagline. Kanya-kanya po ng proyekto. Dati sa Apo Lakay, nakita natin yung mga specialized sa medical centers, 'di ba? Then the Duterte administration, yung nakarang administrasyon, yung malasakit center, mga kababayan. Meron silang malasakit center. Napakaraming malasakit center po all over the Philippines. Okay, bakit mas familiar ako sa malasakit center nung panahon ng Duterte administration? Knowing po na from Davao, meron kasi kami dun na programa na yung mga Duterte po, yung lingap. Ang lingap po kasi sa Tagalog, malasakit. Lingap para sa mahirap, which is malasakit po para sa mga mahihirap po mga kababayan, where makaka-avail ka ng mga budget, kunting tulong pala, not budget, makaka-avail ka ng tulong mga kababayan for your medical needs. Okay, how about this administration? Meron bang mga ginagawang proyekto si Pangulong Bongbong Marcos, si Pbbm, to address itong mga medical attention na kailangan po ng bawat Pilipino? I think ginagawa naman, 'di ba? Ginagawa. Nagsusumikap, mga kababayan ko. Opinyon ko po 'yan at observation ko, 'di ba? Magalit na kayo sa magalit. Pero sasabihin ko po rito kung ano po ang nakikita ko. Sasabihin ko po rito kung ano po ang opinion ko. At base sa nakikita natin, mga kababayan, yan po ay pangako sa SONA, nakarang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, na magkaroon po ng access sa quality healthcare po ang bawat Pilipino.
Ano po ang mga ginagawa niya? Initial po itong Love for All. Okay, babanggitin na naman natin yung Love for All. Bakit laging Love for All? Yan po kasi mobile, sana mas maigi na meron talagang naka-standby na, no. Soon, mga kababayan, kung may ina po ng mga budget, 'di ba? Na kung saan iniikot po. Okay, Laguna. Ano ba pinakaunang lugar? Batangas ba? Batangas, Laguna, Baguio City, Pampanga, Bulacan, Tarlac. O, yan yung mga lugar na napuntahan po ng Love for All. Imbis na si Pangulong Bongbong Marcos ang pumunta ron para manguna doon, ang nanguna mismo si First Lady Lisa, mga kababayan. Siya na po ang pumupunta sa mga lugar na yan. Yan po ba ay walang kwenta? Hindi po. Yan po ay very instrumental, mga kababayan, para po ma-address ang mga pangangailangan ng mga kababayan natin. Okay, tuloy natin to. I cannot endure the sight of seeing a fellow Filipino suffer because of the lack of facilities in our health system. Pagitiyak ni Pangulong Marcos, ipapaalam niya sa publiko ang development at pagbubukas ng mga healthcare center sa buong bansa, lalo target niyang magtayo rin ng katulad. Ganda. Kita niyo, ang ganda, di ba? Maganda po. Kahit pa paano, maganda yung ano, design. Tapos nasa gitna siya ng ano, ng pwede ba kagubatan o rainforest, di ba? The medical facility sa iba pang rehiyon. And I cannot forget, and the reason that healthcare has been such an important part of this administration, not only because of the experience that we have had in the pandemic in the last 2-3 years, but also with the guiding understanding and idea that any person, no matter how successful they are in whatever field they have been, cannot enjoy that success if they do not also enjoy good health. Dito sa higit 5 ektaryang lupain na ito, itatayo ang Clark Multispecialty Medical Center. Ito ang kukupkop at gagamot sa mga pasyente mula sa regions 1, 2, 3 at iba pang lugar. Magiging world-class medical facility ang proyekto. Mayroon itong state-of-the-art equipment na magbibigay ng specialized care sa 4 na medical disciplines gaya ng pediatric, renal, cardiovascular at oncology. Magkakatuwang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Clark Development Corporation, DOH, Basis Conversion and Development Authority at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated sa pagtayo ng proyekto. Target tapusin ang unang gusali ng proyekto sa loob ng 2 taon. Habang bago mag-2028 naman ito, target na makumpleto. At least bago matapos ang termino ni Pangulo, matapos na rin to, mga kababayan, di ba? Medyo matagal-tagal to, but at least nakita po natin na meron pong puso para dito sa proyekto na to. Doon makakabenepisyo ang susunod na administrasyon na, mga kababayan. But the good thing, nakita natin, hindi po problema yun kay Pangulo. Okay, sige, walang problema. Kung panahon ko yan maitatayo at ang susunod na administrasyon na makikinabang, so be it. As long as it is very beneficial at it can help every Filipino people. Iyan na po yun, mga kababayan. Ano? Mapapa? Napakaganda. Okay. Hindi ko walang mga 10 billion pesos po para matapos ang lahat. Nag-commit na po si Speaker Martin Romualdez, gayon din naman po si Senate President Zubiri sa Senado, na taon-taon po magkakaroon po ng multi-year funding yung iba't ibang building po. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Marcos na magtatayo ang kanyang administrasyon ng mga rural healthcare unit at barangay health center kasabay ng pagpapalakas sa Butika di Barangay program. Alan Butika di Barangay Francisco para sa bayan. Ganda. Ang ganda, mga kababayan. Butika di Barangay.
So far, yung dyan po sa Clark, ang kayang i-address po niyan is mga kababayan natin from Region 1. Okay, yung Ilocanja. Region 2, mga kababayan, Cagayan, Isabela, yan. Then yung Car, oh, Cordillera po. Yung Region 3, yung Central Visayas, Central Luzon, Central Visayas tuloy, Pampanga, Bulacan, yan. Sambales, okay. No, Tarlac. Tama ba, Tarlac? O, oh, yan. And kung may spasyo pa, eh pwede pang lumuwas o pwede pang bumiyahe ang galing Metro Manila. Iaano lang yan. NLEX, tapos SETEX, di ba? Okay, diretso na yan dun. Basta wag lang traffic tong NLEX. Minsan traffic tong NLEX eh. Di ba, mga kababayan? Oh. Yan po yung project na yan. Eh, sa akin ha, opinion ko, observation ko ha, nakikipagpaligsahan talaga si Pangulo. Lalo-lalo na kay Apo Lakay. Walang masama doon, mga kababayan, di ba? Kung si Pangulong Bongbong Marcos, siguro by inspiration ng kanyang tatay, ng kanyang ama, na si Apo Lakay, eh gusto niya na, siyempre, sa panahon ni Pbbm ngayon, modern technology na talaga. Advanced na ang teknolohiya, mga kababayan. Eh, talagang makakalamang siya doon. At least, eh, meron mang ganyan na paligsahan, pagalingan, tagisan, mga kababayan. But, the good thing, eh, para po sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Kumpara naman sa kabutihan po ng bawat Pilipino, bawat individual. Bakit hindi? Di ba? Friendly competition po yun. Napakalaki ng respeto po natin, mga kababayan. Alam natin na si Apo Lakay talagang napakadakilang leader po niyan at maraming mga nagawa sa bansa na to. Though, pagdating po sa mga dating history books, sibika at kultura, papunta po sa hekasi at araling panlipunan, magtataka po ako. Nagtataka po ako. Okay. Mula po kay Emilio Aguinaldo, pagkarating po kay Diosdado Makapagal, ang dami nakalagay. Pagkarating po kay Apo Lakay, ang nakalagay lang. Okay, nagdeklara ng martial law. Isang diktador. Tapos Cory Aquino na. Bakit ganun? Oh, hindi tayo dito para sa revisionism ng mga libro, ha, mga kababayan. But doon tayo sa talagang kung totoo bang may mga nagawa si Apo Lakay, kayo po ang makakapag kayo po ay may sariling opinion. At ako po ay naniniwala, napakarami po niyan. At nakikita naman natin, 'di ba? Mag-ikot-ikot tayo. Talagang makikita natin na may mga ginawa po si Apo Lakay. At marami siyang nagawa sa bansa po natin. At ngayon, nandyan po ang kanyang anak, si Pbbm. Siyempre, nandyan din po si Senator Amy. Nandyan din po ang kanyang mga apo. Okay, nandyan si Kong Sandro. Nandyan si Governor Matthew. Yan, mga apo yan ni Apo Lakay. Na alam natin, nagtatrabaho. Do sa local po, si Kong Sandro, saka si, lalong-lalong si Gov Matthew, sa local siya ng Ilocos Norte. Si Kong Sandro, siyempre, sa congressman, sa mga bills na ginagawa niya, like na ni San Aimee, apektado o nakakabinipisyo po ang buong bansa nun kasi mga panukalang batas yung kanila eh. By the way, ayun po mga kababayan, update ko po sa inyo. Baka hindi niya po, hindi niyo pa po nababalitaan. kumbaga si Pangulo ngayon, Pbbm, Nag-Ala, Apo Lakay po mga kababayan. Dahil sa project na to, na meron pong mga special medical attention na gustong ma-address. Sa puso, sa kidney, sa baga mga kababayan. Ang mga cancer center and kahit po ang mga medical needs na kailangan ng mga kabataan. Okay, so yun po, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo and suportahan nyo rin po sana ang isa pa nating YouTube channel na Joshua Corpus Updates. Okay, yung mga link po mga kababayan makikita nyo po rito. Dahil lahat po yan, uploaded po yung mga videos doon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa muli po,
Mga kababayan, maraming maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.